Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Sa video na to, sasagutin na naman natin ang comment ninyo sa ating another episode ng Comment Mo Sagot Ko. So shoutout po pala sa mga nag-effort para manood ng ating mga video at mag-effort din para mag-iwan ng kanilang comment, yung iba katanungan, yung iba naman suggestion at kung ano-ano pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat dyan. So to start with, shoutout pala kay Zaira Colleen Vlog. Hello po sir, yung loan po kaya sa bangko, ma-hold ka po kaya pag nag-abroad ka po? So far, kung hindi lang milyones yung inutang mo, hindi ka naman ma-hold kung maliit lang na halaga. Pero kung sobrang laki na po, maaring mayroong gagawin yung bangko, pero hindi ako sure kung kaya ba nilang pigilan yung pag-abroad nyo po. So wala akong masyadong idea pagdating po sa bangko, kasi ang mostly sa bangko po malaking halaga po ang dyan involved. So hindi mo rin sinabi kung magkano yung inutang mo sa bangko, baka milyonis. Siguro wala naman din po sa kung hindi ka naman nakasuhan ng staffa or swindling, so walang problema, makakakuha ka pa rin ng NBI. So hindi ka pa rin nila ma-hold. Ang lang kasi sa bangko, yung utang mo na iniwan mo, patuloy pa rin kasi ang lalaki ng lalaki. Hindi yan pwedeng kalimutan. Unlike po sa ulan na pwedeng mabura sa system, sa bangko po kasi hindi. Lalo na kung ang bangko na inutangan nyo po ay mga commercial bank na medyo may katagalan na po dito, like BPI, BDO, RCBC, Metro Bank, yun. Hindi talaga agad mawala yung pangalan mo sa system nila. So, wala po akong 100% nakaalaman na pwede kayong ma-hold. Pero kung maliit lang, siguro mga 100,000 mahigit, walang problema yun. Hindi ka mapipigilan ng bangko sa pag-abroad nyo. Next natin si Zelia Paula na Pai. Sir, good PM. Ano po ba dapat sabihin kapag tumawag ang mga ula at ang haras? Wala kang dapat sabihin, kasi kahit anong sasabihin mo, hindi rin yan sila maniniwala. Kung hanggat maaari, huwag mo na silang kausapin. Kasi kahit anong paliwanag mo, hindi talaga yan sila makikinig. Kahit lumuhod ka pa sa harapan nila, walang mangyayari. So ang gawin nyo lang po, manood ka po ng iba ko pang mga video tungkol po sa mga pwedeng gawin para hindi ka maistorbo ng mga ula collectors. Marami po tayo, nandyan po sa ating video section. Magagabayan ka po kung manunood ka lang. May guide doon kung paano, anong gagawin mo po sa mga ula collectors na nangaharas. Next natin si Diaz Lixie 17. Sir, dyan po ako nakautang sa pautang online. Nakautang po ako noon kasi emergency po. Sana sa umaga po ako nag-register, tapos hindi po sila nag-reply agad. Tapos dinilit ko apps. So nag-try po ako sa iba, nag-send naman po agad. Ito pong pautang online, nakatanggap po ako ng message sa MMS ko na approve na po daw yung loan ko na 4,500. Kaya check ko po GCash ko, 3,080 lang po sinend nila. Dapat daw po after 7 days, mababayaran ko yung 4,812. Ngayon po 5 days pa lang, halos oras-oras po tumatawag at nananakot po sila. Gusto ko po sana may makausap na agent, kaso po hindi ko po makontakt at hindi po sila nagre-reply sa mga text. Dami po number pumapasok sa akin, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Hindi ko naman po yun tatakbuhan, sir. Sana po matulungan niyo po ako. Isang araw pa lang depressed na ako, hindi ko na lang po sinagot ang tawag kasi sila lang po ang salita na salita. Yes, ganyan po ang mga collectors ng mga ula. Kapag nagsalita yan sila, nako, wala kang magagawa kundi makinig. And then ang masaklap doon, ang pangit-pangit na mga pinagsasabi nila. Kaya madidegrade ka at masasaktan ka talaga at parang tumago sa iyong laman yung mga sinasabi nila. Kaya kung ako sa inyo, kung ganyan na wala kayong pambayad,
So huwag mo na kausapin. Automatic po 'yan. Magpapalit na lang po kayo ng SIM. Wala naman pong kaso diyan sa mga pauta, diyan sa pautang online na 'yan. Isa din po 'yang loan shark. Ganyan po kalaki ang mababawas. Imagine niyo po sa 4,500 na inutang niyo po, 3,080 ang natanggap nyo lang. So magkano ba ang binawas nila as processing fees? Ang laki. So 4,500 less 3,080. So ang binawas po nila is 1,420. Plus nagdagdag pa po sila ng kasi 4,812 eh. So 312 plus 312. So ang magiging kita nila from you ay 1,732. Ang laki, di ba? At imagine niyo po, 7 days lang po 'yan. Hindi mo pa napakinabangan yung pera. Ganon, sinisingil ka na. At ang masaklap dyan, kahit wala pa yung due date mo, tawag ng tawag yan sila. At kung hindi mo yan sasagutin, kapag sinagot mo sila, pagkatapos ng ilang beses na tawag, with using different numbers, nako, galit na galit po ang mga yan. Kaya, Ma'am Diaz, Lexi, pwede mo pong applyan ng Dermatology. I-ignore mo po sila kung wala po kayong pambayad. Dahil, Ma'am Diaz Lexi, kung ang babayaran nyo po yung 3,080, hindi yan sila papayag. And then, kung mag-partial lang po kayo, hindi rin yan sila papayag. So, wala kayong magagawa. Kung wala ka talang pambayad ng buo, so, pwede mo silang ihabla or pwede mong i-ignore sila. So, ganyan na lang po ang gagawin ninyo. Kasi, wala. Sasaktan lang kayo nila sa mga salita at kung ano-anong klaseng panghaharas. Grabe yan sila. Yan ang ano. At para sa karagdagang mga kaalaman kung paano ano po ang dapat nyo pong gawin, manood po kayo ng iba ko pang mga video. By the way, ilalagay ko po yung playlist kung saan yung mga videos na nakalagay doon sa playlist na yon ay mga advice at gabay na makakatulong sa inyo para maagapan nyo po or makamove on kayo dyan sa mga panghaharas na mga ula collectors. Next natin si Aba Yahawa Misaya Yahawash. Yun din kasi nangyari sa akin, nagbayad talaga ako pero na-hospital ako kaya ako nagigipit. So kahit anong gawin nyo pong rason, explanation po sa kanila, wala po sila. Close-minded po yung mga ula collectors. Importante po sa kanila ay makapagbayad kayo sa utang ninyo. Walang what if or mga excuses. No excuses kasi talaga yan sila. So, kung mayroon kang pambayad, bayaran mo kung ayaw mo pong maharas. Kung wala, ang mangyayari dyan, maharas talaga kayo at kasama mga contacts ninyo. So, yung mga pananakot nila, mayroong kaso ka raw, wala pong katotohanan na yan, hindi po totoo at kung ano pa man yung klase nilang sinasabi sa inyo. So, nasa ating playlist din po yan, mga tactics, mga modus ng mga ula collectors. Next, si Gerald Reyes. Hello po sir, may kaso po ba kung may utang ka sa kumpanya ng motor at hindi mo natapos yung pagbabayad? Para po hindi ka makasuhan ng small claims at ma-block ka sa CIC or sa mga legit na mga lending company, i-surrender mo yung motor mo. I-surrender mo yon. At kung hindi mo man i-surrender yan, magkakaroon ka talaga ng kaso na small claims. Pero hindi ka naman makukulong. Magkakaroon ka lang ng record sa system ng CIC at saka sa lahat ng mga lending companies na connected ng CIC at hindi ka na basta-basta makakautang. So, ganyan po ang mangyari. So, next natin si Linlin Murillo. Sir, lahat po contacts ko, text nila at post na ako sa FB Messenger ko. Grabe talaga ginawa nila sa akin. Halos mamatay na ako. Hindi nga ako pumapasok sa work. So, Ma'am Linlin Murillo, ganyan talaga yan sila. So, kapag hindi nyo po binayaran yung utang ninyo, ang consequence po dyan, haharasin nila kayo kasama yung mga nasa phone book mo, yung contacts mo nung nag-apply po kayo. So, ang maaari mong gawin, pwede mong ipaliwanag doon sa mga nasa contacts mo na nahack ka or na scam ka. And then pagkatapos mo noon, i-deactivate mo yung FB mo at palitan mo ng username ang Messenger mo and then magpalit po kayo ng
anong tawag dito, SIM, para po hindi ka na nila makontakt. So again, manood ka po ng iba ko pang mga video, ilagay ko po ang playlist na dyan po sa ating description. Okay naman po sir, si Mr. Cass, halos magkapariyo sila ni Tala, silang dalawa na subukan ko. Napakaganda naman sa service nila, sabi ni Ina Murata Judy. So, marami po ang natanggap nating feedback tungkol po kay Mr. Cass. Maliit lang ang interest, tapos na ang term nila ay nasa 1 month. Halos kapariho lang ni Tala. And then, very accommodating naman din daw yung mga CSR. So, hindi ko rin nasubukan yan. So, hindi pa naman natin recommended ito si Mr. Cass. Pero kung nakita natin na marami po ang nagbibigay talaga ng feedback kay Mr. Cass versus sa hindi maganda, so maaari siguro sa next few days or next few months ay isasama natin si Mr. Cass doon sa recommended ula natin dito sa ano, sa usapang loan at online lending. Nakadepende din po yan sa inyo, kaya kung sino man yung mayroong karanasan kay Mr. Cass at satisfied po kayo at nagagandahan po kayo sa services nila, so please don't hesitate to comment down sa ating video na tungkol po sa review natin kay Mr. Cass. So para din po malalaman ng ating mga viewers at may guide din po sila kung karapat-dapat ba silang umutang dito kay Mr. Cass. Next natin si Ma'am Gina. Mas gusto ko pong makinig sa mga payo nyo. Maraming salamat po Ma'am Gina. Shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa panonood. Sana po may natutunan kayo sa iba pa naming mga video. At kung hindi nyo pa napanood ang iba pa naming video, hanapin nyo lang sa description ng video na to. Ilagay ko po yung playlist na makakatulong po sa inyo or sa mga kaibigan nyo, para po makamove on dyan sa problema nyo po sa mga ula at sa mga collectors. Next natin si Maria Sharia Nicole Calian. Tapos ang dami ng numbers na loan apps na magte-text sa'yo, Diyos ko. Pati sa calendar sir, naglalagay sila ng note. Manual talaga. I think hindi lang sa hindi naman siguro sa calendar. Naka-system talaga yan sila. Mayroon yan silang ginagamit na software na kahit madaling araw, kahit hating gabi, kahit this oras ng gabi, ay nakakapag-send ng text messages yan sila. So, nakaprogram na po yan sa system nila. Kaya, I don't think gumamit sila ng kalendaryo para i-note yung pangalan mo doon na ikaw ay sisingilin. Automatic na po yan. Kahit tulog po sila, nag-auto-send ng text messages yung software na ginagamit nila. Sa mga makakaranas nito, huwag kayong matakot guys, ibalik nyo yung pera na na-receive nyo. Huwag kayong matakot na sagutin sila kung alam nyo ang tama kayo. So, pwede din, pero disclaimer, kahit ibalik nyo po yung magkano lang yung natanggap ninyo po, ay hindi talaga yan sila papayag. O hindi papayag yan sila, maniningil pa rin yan doon sa tubo at kung ano-ano pang mga penalties. So, makakaranas pa rin kayo ng pananakot at panghaharas. So, para sa karagdagang kaalaman, panoorin nyo po ang iba naming mga video. Kakabayad ko lang, tapos bigla na lang may pumasok sa GCash ko, 2 transaction. Hindi ko naman kusang niloan yun, mga scammer. Yes, gaya ng palagi namin sinasabi, ito yung legal na pang-i-scam na ginagamit ng mga online lending. So, guys, mag-ingat po kayo. Again, hindi po nakakatulong ang mga online lending. Nakakasama ito at nagbibigay talaga ito ng sakit ng ulo sa inyo. Grabe talaga ang gagawin ng mga ula company sa inyo. Kaya iwasan nyo po at lumayo kayo dyan. Nakaka-stress yung apps na yan. Sana ma-report yan. Napaka-scammer. So si Mukha-Mukha po ang tinutukoy ni Ma'am Maria Sharin Cole Kalangan. I think napaka-sikat ni Mukha-Mukha ngayon. Ang daming nagiging biktima. So makikita din natin na ang daming views ng ating video, yung review po natin tungkol kay Mukha-Mukha. So isa din po yan siyang loan shark at nangaharas talaga yan kapag hindi po kayo nagbabayad. Next natin si Carl Gerald T. Sadya po bang matagal mag-approve ng loan? Saka saan po nila isi-send yung loan? Hindi naman po ako hinihinga ng bank account or GCash account. Salamat sa sagot. First time ko po kasi mag-loan sa loan shark. I think pag after niyo po pumasa sa verification, saka po sila hihingi ng
account number or GCash number nyo po. So, depende po yan kung mayroon po silang nakitang maganda or kapasidad mo to pay your loan. Napakapihikan po kasi yan si Loan Champ, Sir Carl. Matagal na po yan si Loan Champ. I think 2018, nagsimula na yan si Loan Champ. So, sa ngayon, medyo learn from their lesson na marami po ang siguro hindi nagbabayad na basta-basta na lang po silang nag-approve. So, si Loan Champ po ay napakapihikan din po yan. Oo. Pihikan po yan at namimili yan ng pauutangin. Pero, pag nakita nila na may capacity ka, so, i-approve ka nila. Kaso lang dumaan ka sa proper verification process. Next natin, si Janice Calanas. Kailan po ba sila titigil sa pag-text blast and call? Inactive ko na po SIM ko. Halos isang buwan na po ako hindi na nakapagbayad kasi di na po kayang bayaran. Nakakahiya man sa dami nila. Kapos na talaga. Di na kaya mabayaran pa. Grabe na ang harassment nila. Stress na ako sa mga nabasa ko. Salamat po sa video nyo po. Malaking tulong po. Kahit papaano nabawasan ang pag-iisip ko sa mga ula. God bless you po. Ma'am Janice, ang gawin nyo lang po kung talagang naharas na po kayo ng todo. So, dahil nagpalit na po kayo ng number, hindi na po kayo ma-reach out or hindi na po kayo ma-contact ng inyong mga ula collectors. Ang problema lang kasi dyan, baka ibalik mo rin yung ano mo, ibalik mo rin yung SIM mo. So, maaaring mababasa mo pa rin yung mga text messages nila kasi hindi yan sila hihito. Depende po yan. Actually, hindi naman kasi tao ang nagte-text blast sa inyo. Naka-program kasi yan sa software nila. So, kahit tulog yung operator ng software nila, ay nagte-text pa rin yan. So, ang pwede lang gawin mo para hindi ka na makabasa at hindi ka na matawagan, maistorbo nila kahit this oras ng gabi. So, magpalit po kayo ng SIM at ginawa mo na nga. And then, maglaylo ka muna dyan sa social media mo, sa Facebook mo, deactivate muna. Tapos mag-change po kayo ng username sa Messenger. So, ganyan na lang po ang gawin ninyo. And then, manood ka din po ng iba ko pang mga video na pwedeng makunan mo ng aral or idea para paano po labanan yung mga ula collectors. Salamat din po kay Evangeline Anong. Kumusta po ate? Di ka ba pinuntahan sa bahay? Malamang, isa kasi sa mga ginagamit din ng pananakot ng mga ula collectors ay pupuntahan kayo sa bahay. Guys, huwag kayong matakot kung sakaling pupuntahan kayo sa bahay. At least makilala niyo po kung sino sila at kaninong company po sila nagrepresent. And then, kung mayroon po kayong natanggap na ng mga pangaharas at pananakot, pwede niyo po silang isumbong sa barangay ninyo. Oo, pwede niyo kausapin yung barangay tanod sa inyo na kung sakaling or tatawagan mo sila kung darating nga yung mga collectors na yan na yun yung nag-send sa iyo ng mga harassment messages. Next natin si Chirameitan. Hindi po totoo si 2 peso sir. 7 days lang yung akin. The same din po sila sa ibang ula. Sobrang nakaka-pressure kasi hindi nag-explain. Kahit nag-explain ka na about your side, nananakot pa rin. Kung alam ko lang po na sobrang sasama nito ang mga ula apps, hindi na ako nag-apply. Sobrang sama nila. Ito yung palagi kong sinasabi na ang mga ula po ay hindi po talaga nakakatulong. Only tala lang siguro ang masasabi ko makakatulong sa inyo. The rest, majority po ay nagbibigay ng sakit ng ulo at problema. Hindi lang sa iyo, kundi sa pamilya mo at pati sa mga contacts mo, katrabaho mo, kaibigan mo. Yun yung problema eh. Kaya layuan nyo dapat yung mga ano na yan. Imagine niyo po sa very chilling time or ang relaxed time niyo po noon ay magiging grabe. Imagine niyo yung habulin niyo po yung 7 days na payment term nila. Kung hindi niyo po mahabol yan, nako lagot. Mamoproblema talaga kayo dahil ipapahiya kayo sa lahat ng mga kakilala ninyo. So kailangan talaga hindi kayo basta-basta pumutang dyan sa mga ula na yan. At kung wala kayong pambayad, hindi klaro ang pambayad nyo po, buti pa huwag nyo nang subukan. Pero mayroong mga pwedeng gawin para hindi po kayo maharas lalo ng mga ula collectors. Nasa video po namin yan. Tingnan nyo po ang description ng video na to.
Linlin Morillo, dami na nilang text blast na masama, pati Messenger. I think nabasa ko na to. Gusto ko sana na bayaran kaso hindi naman yata tama. Mandamay sila ng tao. Kaya nga parang ayoko na munang bayaran sila dahil sa pinagagawa nila sa akin. Please lang po help me naman. So again, ang palagi namin sinasabi dito, kapag kayo po ay naharas na, huwag nyo na pong bayaran sila. Kasi tabla na yon yung halaga na inutang nyo at yung pamamahiya at yung hindi kayo makatulog dahil sa kakaisip tungkol po doon. So yun na yung bayad. At gumawa kayo ng paraan, manood po kayo ng aking mga video. Yun, may mga advice kami doon anong dapat gawin. Another message kay Ma'am Linlin Morillo. Good po, gusto ko lang po advice kasi po nakautang ako ula at hindi po ako nakapagbayad, tapos ngayon dami nilang panghara sa akin at sa mga contacts ko. Hindi sa hindi ako magbabayad, kaso yung nakiusap po ako sa kanila na bayaran ko, kaso tinatakot at tinitext nila ang nang hindi maganda. Again, hindi po mapakiusapan ang mga ula collectors kahit anong gagawin niyo po, kaya huwag na kayong mag-effort na makiusap sa kanila. Dermatology, ignore niyo po, magpalit ng SIM kung gusto niyo pong hindi na makakatanggap ng mga tawag at panghaharas. Next natin si Mix Barrios. Ako willing naman magbayad kaso grabe pang haharas nila, kaya nagpalit na lang ako ng SIM at sinabihan ko yung mga contacts ko na tinawagan nila na ignore na lang nila. Naintindihan naman nila. Na-report ko na din mga yan sa anti-cybercrime ng CIBG. Yes, pwede. Maraming salamat sa pag-share din ng ginawa nyo po, Sir Migs. Pwede CIBG, pwede NBI at NPC. Pero kung marami talagang text messages, pwede din kayo magpa-blatter sa pinakamalapit ninyo police station. So, natakel na din natin yan sa ating mga live at sa ating mga videos, mga iba pang videos. Kaya mas mabuting manood din po kayo sa ibang video namin. Next natin si Juicer Pat Mera Puentes. Paano yung reference ko tinawagan at taga-legal daw sila? Ano ba, totoo ba tumawag yung legal nila? Hindi po totoo yan, Sir Juicer or Ma'am. Pananakot lang po yan, astilo po yan nila, pero ngayon po ay gas-gas na masyado. Wala nang naniniwala masyado sa mga ganyang estilo nila. Hindi po, wala pong legal department at wala pong kaso dyan sa mga ula, na lalo na yung mga loan shark. So manood din po kayo ng iba pa namin mga video, nandoon po yan, na-topic na rin namin yan. Next natin si Shaira Lu Salvacion. Sir, may nag-email sa akin at tag-text sa mga contacts ko na nasa trial court na po daw yung case ko, na may nagsubmit daw sa kanila ng case ko po, tapos may case daw ako na istapa. Totoo po ba? Turn over na daw nila sa barangay namin. Oh. Kung may kaso ng may kasong istapa, bakit pa i-turn over pa sa barangay? Eh, may kaso naman pala. Anyway, hindi po totoo yan, Ma'am Shaira Lu. Estilo lang po nila yan na pananakot para sa mga walang kaalam-alam din, na agad maniniwala. So huwag kang maniwala, hindi po totoo yung kaso na yan at wala din pong estapa case laban sa inyo. Ang estapa case po, iba po ang kahulugan yan. Pati sila hindi nila alam. Ginagamit po nila yan para pananakot lamang, pananakot. So na mayroon din po tayong video tungkol po sa estapa case at kung ano-ano pa kaso sa korte, manood po kayo. Nasa description po natin ang link. Puntahan nyo lang po. Ako at shoutout kay Danilo Jr. Guanson. Ako ho, sir, nangyari ho, ito na ang ula ko, 20 na ang ula ko sa kadahilanan na ginawa ko. Utang ako sa ibang ula para matabunan yung unang ula ko hanggang di ko na kayang bayaran lahat. Dahil sa sunod-sunod na due date. Ilang beses ko na to sinabi din at napag-usapan sa live ko. Pati din mayroon din tayong mga separate video tungkol dito na hindi po tamang solusyon ang pag-utang sa ibang ula para pangtapal doon sa mga nag-due date na ula. Ginawa mo lang pinapahamak mo lang yung sarili mo. Dahil kung nahihirapan kang bayaran yung konti pa, 2-3, how much more kung nagiging 20 na yon at parihong 7 days lang po ang term sa pagbabayad, nako, sigurado talagang lagap pa ka doon. So again, hindi po tamang solusyon ang pag-utang sa ibang ula para pambayad sa
nag-due mo na ng mga ula. Pinapahamak mo lang talaga yung sarili mo at pinapahirapan mo pagdating ng araw kasi dadami talaga yung manghahara sa inyo. So kung wala kayong pambayad sa dalawang ula, huminto ka na, huwag mo nang bayaran, magpalit ka na ng SIM kaysa bayaran mo pa, umutang ka sa ibang ula, nako kayong 20, mag times na yon, times 2, times 3, times 4, hanggang magiging 30. Imagine niyo po, 30 collecting agency ang tatawag sa inyo sa isang araw. Kaya yung mga maraming utang po, umaabot ng 200 missed calls, iba't ibang number sa isang araw. Kaya mag-ingat po kayo sa pangungutang dyan sa mga loan shark na yan. Next natin si Juan Biciusa. Hello sir, ask po sana ako mga ilang months po yung ula na maningil or mangharas. Depende po yan kung kailan sila magsawa. Pero kung ako sa inyo, magpalit po kayo ng number at huwag mo nang buksan. Pero kung nakaplan po kayo, mag-install po kayo ng call blacklist para hindi po makapasok yung call nila at mga text blast nila. And then yung mga contacts mo din, pagsabihan mo na na-hack ka or na-scam ka para hindi po sila tuloy-tuloy na mangi-istorbo sa inyo. Next natin si anyway, Juan Biciusa, manood ka po ng aking iba pang mga video. Mayroon po tayong mga gabay at mga advices po anong dapat gawin. Kay Chilin Kiranti, salamat sir, laking tulong po kayo sa aming nabawasan po kayo. Nabawasan po yung kabako. Maraming salamat, Ma'am Chilin. Kung hindi ka pa po nakapanood ng iba ko pang mga video, manood po kayo at marami po kayong matutunan. At magagabayan po kayo at magkakaroon talaga kayo ng self-esteem. Yung takot nyo po na nararamdaman nyo po nung hinaharas pa kayo ay unti-unti po yung mawawala kapag napanood nyo po yung video ko. Next natin si may ibang message po si or comment si Shari Ralu Salvation. May nag-email po sa akin sa trial court daw po, may case na daw po ako na estafa totoo. Nasagot na natin, walang estafa sa loan, pananakot yan. Yung iba hindi nga nagbayad at binlock yung number, sabi ni Rock G's Kingdom. Salamat Rock G's Kingdom sa pag-comment back mo sa kanya. Totoo po yung sinabi niya, Ma'am Shari Ralu. Next natin si Kevin Reed TV. Sir, bawal ba talaga i-cancel ang loan application kay IPESO? Paano pag i-cancel account ko? Gusto ko ma-cancel application ko sana, pero sabi nila bawal. Sir, gaya ng palagi kong sinasabi din sa aking live na mas mahirap pa yung mag-cancel kaysa mag-apply ng loan. Oo. Kasi kapag nag-apply ka ng loan and then na-approve ka at hindi mo kukunin yung amount, malaki ang tendency na sisingilin ka pa rin nila at makakaranas ka ng pangaharas at pananakot, pati yung mga contacts mo. Kaya kung ako sa iyo, dahil nandyan na yan, ituloy mo na yan at nasa inyo na kung babayaran mo or hindi. Basta halos lahat na mga nag-cancel or na-approve na tapos hindi kinuha yung mga loan ay nakakaranas talaga ng pangaharas. Sinisingil pa rin sila kahit hindi nila napakinabangan yung pera. Kaya mag-ingat po tayo dyan. So mayroon din po tayong video sa ating video section tungkol dyan. Next natin si Emerson Barito. Salamat po sa share niyo at kami ay naliwanagan. Pinapahiya po ng ula ang asawa ko dahil lang sa maliit na halaga ng hiram niya na may napakalaking interest at service fee. Mas malaki pa ang service fee at interest sa nahiram niya tapos ang napala ng asawa ko kahihiyan sa mga kaibigan niya sa Facebook at Messenger. Tinatakot nila kaming mga reference ng asawa ko. Padalhan daw kami ng 5 kabaong pag di siya makapagbayad. Nakakatakot ang mga agent na yan. Grabe ang ginagawa nila sa asawa ko. Ganyan po ang nila sir, pag ramdam po nila na wala na talagang pag-asang magbayad yung client nila. Yun, yung last alas nila, ipapalabas nila, yun yung masakit na mga salita na talagang pambabanta. Grabe. Kaya huwag nyo pong antayin na dumating po sa point na gano'n na. So mas mabuti habang hindi pa kayo nakakatanggap na gano'n kasamang salita ay magpalit na po kayo ng number para hindi nyo po mabasa yung mga nakakasakit sa puso na nung una naman talaga ay wala ka namang balak na talikuran yung utang mo. Pero dahil sa kagagawa nila,
hinaharas ka nila. So para saan pa? Pinapahiya ka na? Eh mag-i-effort ka pa na bayaran sila? Huwag na. So ganyan na lang po ang gagawin ninyo po. So next natin si Jolie Ann. May nakaloan ba dito ng manikat na hindi nakapagbayad? Ano nga ginawa nila sa inyo? Ini-email ba kayo about sa hindi nyo pagbabayad? Ako kasi naka-receive ng email na under investigation na ko for not paying. Ano kaya ang gagawin nila? Wala pong ano bang investigation ang tinutukoy nila? Ang gagawin kasi dyan nila, Ma'am Julian, ay tatakutin ka talaga. Mayroong mga kaso, kung ano-anong mga kaso dyan, mga kung ano-anong klaseng court. Yan po ang kadalasang gawin. Lalo na yan si Manikat na isa yan sa top number 4 na napakalaking loan shark. Super loan shark po yan si Manikat. Manikat, Kibiko, Digido at saka si Online Loans Pilipinas. Mga ano yan sila, mga sakim yan sa pera. Sobrang ano yan, sobrang magpatong ng interest at ang laki ng processing fees. So, mayroon tayong mga reviews tungkol kay Manikat and then mayroon tayong ibang mga video din magagabay sa iyo, Ma'am Julian. Manood po kayo. Hanapin nyo lang sa description ang link ng ating playlist. Next, si Sir Baldo TV. Sir, nascam ako ng Prime Loan 3K po. Ano pong nangyari, Sir Baldo? Hindi mo po dinetalye kung ano po, paano kayo nascam ng Prime Loan? Hindi ko alam kung si Prime Loan ay isang ula. Baka ano to? Baka private lenders. Marami din kasi mga scammer lalo na sa mga group page. Huwag kayong umutang diyan sa mga nag-o-offer ng utang sa group page. Lalo na kung kailangan niyo po magpadala muna ng processing fees. Sigurado 100% po 'yan ay scam. Next natin si Danilo Jr. Guanson. Ako sir, ako ho sir, sisingsisi ako sa mga ulan na nautangan ko. Di ko na alam kung paano ho gagawin. Babayad naman talaga ako, 20 ula. Nasali kasi ginawa ko para mabayaran ko yung unang ula ko dahil wala po sahod. Hihiram ako sa dalawang ula o hanggang sa nalubog ako at nahirapan na magbayad ho. Pero pag nagkapera ako, magbabayad pa rin ako sana, di na malaki ang interest. So sir, ganito po yan. Ang katumbas ng isang ula, kapag hindi mo nabayaran at uutang ka sa ibang ula, nasa tatlong ula po yan ang katumbas niyan. Kung i-fully paid mo yung isang nag-due na. So, kung 1:3, tapos magiging 4 na siya, then another set na naman para makapagbayad ka nung 4 na yon. So, dadami ng dadami. And imagine niyo po, 7 days ang term. So, kung magsabay-sabay yan sila, paano mo babayaran? Lalo na kung wala kang malaking sahod or kung may trabaho ka man, hindi naman ganun kalaki ang sahod mo. So, maiipit ka talaga at malalagay ka sa alanganin. Kaya, gaya na sinabi ko kanina, hindi solusyon ang pag-utang sa ibang ula sa para bayaran mo yung nag-due na mga ula. Kung wala kang pambayad, ihinto mo na. Huwag mo nang dagdagan pa. Lalong lalaki yung utang mo, lalaki ang problema mo at sigurado talaga hindi ka na makakatulog. Anong gagawin mo kung magsabay-sabay na yung manghaharas ang mga ula collectors na nautangan mo? So, ganyan lang po ang gawin at manood po kayo ng iba pa naming mga video. So, next natin si RG Santiago. Grabe itong Taco. Sobra sila mangharas. Yes, si Taco po ay isa din pong loan shark yan. Super mangharas din po yan. Next natin si Hazel Pamintuan. Ako sir, nag-text po sa contact reference number ko na pinapapunta daw po ako sa barangay. Naghintay lang naman po ako. Wala pong napunta sa barangay. Isa sa mga pananakot nila, lalo na yung mga hindi sanay din po pinatawag sa barangay, yung barangay, oo, iba, ano daw, dadalaw daw sila sa lugar ninyo, tapos ang nakakaano dyan, kilalang-kilala niya ang mga barangay officials ninyo, which is, ang dali lang naman gawin. Mayroon din tayong video paano nila nagawa yan. Hanapin nyo po yung video sa video section natin. Kaya, itong iba, pagka
nakatanggap ng text din, nabasa nila, uy, kilala nila yung barangay captain namin. So, kinakabahan na. Which is, hindi naman dapat ganon. Ang dali lang naman hanapin ng mga pangalan ng mga barangay officials ngayon, gamit na po ang Google. So, huwag kayong mag-alala. Mga pawang pananakot lang po nila yan. Kaya, kung natatakot kayo, nako, natutuwa yung mga ULA collectors na yan. Next natin si Lorraine Mercado. Hi sir, relate ako dito, sobra mga ULA. Pinipilit ka magbayad at doble-doble ang patong. Grabe, super talaga yan sila magpatong. Hindi yan sila, parang sinasagad talaga nila yung pwedeng kikitain mula po sa inyo. Kaya pahirap talaga yung ULA na yan sa mga Pilipino. Sa mga nangungutang lang naman. Next natin si Sambuanga Corfu. So, sir, pwede ko pa po ba kayong ma-message po ng private po, sir? Please, salamat po. Ma'am Sambuanga Corfu, sinabi ko na po, sa mga gusto mag-message sa akin, mag-iwan lang kayo ng message sa Usapang Loan FB page. Ang kanyang logo ay tulad din ng logo dito sa ano, sa aming YouTube channel. Sir, nakinig lang po ako sa iyo. May nautang po kasi ako sa 3 online lending, tapos ang nautang ko na scam lang po ng Prime Loan. Hindi ko maintindihan, Sir Baldo, paano kayo, ngayon, medyo ano na, mayroon na tayong hint. Umutang ka sa ULA, tapos anong ginawa mo sa Prime Loan? Sino ba yan si Prime Loan? Hindi ko rin kilala yan si Prime Loan. Paano ka na-scam ni Prime Loan? Kanino, please, kung napanood niyo po itong video na to, Sir Baldo TV. By the way, maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Nakita po kita na nakapag-subscribe. So, can you give me more information po kung paano kayo na-scam ni Prime Loan? At sino naman to si Prime Loan? Mag-comment ka po ng ibang video ko para makita ko agad. Huwag po kayo mag-reply. Kasi kung mag-reply, hindi ko makita agad yung ano mo. So, mag-comment ka na lang po sa ibang video ko, Sir Baldo. Next natin si Gisalay. Paano kung wala nang nakasave na contact sa contact list ko? May makakontakt pa rin ba sa kanila? Nung nag-apply pa po kayo, nakuha na po nila, Ma'am Gisalay, yung ano, yung mga contacts mo. Kaya huli na po na ngayon po ay i-delete niyo po yung ano, contacts mo. Nasa kanila na po yung contact list mo nung nag-apply kayo. Jokins, shout out Jokins. Hala po, may pending payment po ako dito. Umabot na pala 12k po kasi nagipit po ako ngayon, pero willing to pay po naman. Ah, Robocast, Digido po yan ng ngayon. So, grabe. Grabe yan. Isa yan sa top 4 na super high, super loan shark na ULA. Kaya huwag kayong umutang dyan. Talagang, nako, sasakit ang ulo ninyo. Boxtube, legal ba ang kanyang, ang ganyang klaseng pangungulita na iba-iba ang number? Illegal yan. Illegal. Illegal na illegal yan. Data privacy violation kasi yan, Sir Boxtube. Data privacy violators yan. Kaya bawal yan. Kaso, yan ang ginagawa. Kasi illegal nga yung mga ULA, mga online lending app. Mga illegal po yan. Next natin si Jocelyn Talupa. Hello po, sir. Sana po mabasa niyo po ang gusto kong i-share at humingi ako ng tulong kung bakit po, ganun. Natry ko po yung P2Q, sir, tapos di nila ako pinapapili kung ilang araw ako magbabayad, basta nag-proceed na lang na pinautang ako ng 4-5, pero ang receive ko is 3,080. So, tapos 6 days ko lang daw babayaran, nagulat ako. Bakit 6 days lang? Tapos nag-alala ako kung paano ko bayaran, sakto pa naman na nawalan ako, nawalan ako ng work, kaya nagbayad ako ng 2K, tapos may balance pa ako na di ko nabayaran, tapos pataas ng pataas daily dahil sa penalty daw na hindi ko nabayaran ang balance ko. Hanggang ngayon po, sir, sana matulungan niyo po ako. So kung wala kang pambayad, Ma'am Jocelyn, kalimutan mo na yung utang mo kaysa ma-stress ka pa at magkakasakit ka dyan. Magiging collateral damage yung mga contact list mo, at ikaw kung hindi mo gagawin yung pagpalit ng SIM card at mag-deactivate ng FB, kasama ka rin sa haharasin nila at tatakutin nila. So, advice ko sa iyo, manood ka po ng iba ko pang mga video. Hanapin niyo po sa description ang link ng aking playlist. Doon, marami kang matutunan kung anong dapat gawin. Next, si Danilo Sir Gonson, nabasa na natin to tungkol po sa 20 ULA niya na nautangan. Paano kung na-aprobahan na pero gusto ko i-cancel? Reply please. Fatima Paruhinog,
kung i-cancel nyo po, nako, sakit sa ulo talaga yan. Ituloy mo na yan. Kasi kapag i-cancel mo po yan, may tendency na sisingilin ka nila at may tendency din na mahaharas ka at pati mga contacts mo ay madadamay. So, ituloy mo na yan at depende na yan sa iyo kung at least kung mahaharas ka, napakinabangan mo yung pera kaysa mahaharas ka, pati mga contacts mo, tapos hindi mo napakinabangan yung pera, logi ka. Diba? So, next natin si Jokins uli. Sir, may juice ako kahapon at today po. Kaso, hindi po ako nakakinaya yung threats at harassment po galing sa mga previous ko na mga nag-juice. Hindi ko na po nabayaran. Phobia na po ako sumagot ng mga calls. Napilitan na po ako magpalit ng SIM card, sir. Ngayon, inisip ko yung mga juice ko. Baka isipin nila, tinakasan ko sila. Sobrang depression na po naranasan ko sa mga previous juice ko na di ko na po kaya bayaran sa ngayon po. Okay lang po ba yun, sir? Nako, mag-relax ka lang muna kaysa mapubia ka, magkakasakit ka. Hayaan mo mamumroblema yung mga ula sa iyo. Kung wala ka talagang pambayad, that's it. Huwag ka nang umutang pa ng ibang ula para bayaran yon. Mas lalo mo lang pinapahamak yung sarili ninyo. So guys, kung mapapansin nyo, nagmamadali talaga ako dahil sobrang busy ko at gusto kong mabasa lahat ng mga comment ninyo. Pasensya na po, talagang minamadali ko yung pagbabasa. Next, si Lolit. Hello po ulit sa inyo, sir. Hello din po, Lolit. Shout out po sa iyo dyan. So, nag-comment po kayo dyan kay PDO Kabuhayan Loan na halos pareho din. Mukhang loan shark din ang BDO Kabayan Loans, kaya wag na kayong umutang dyan. Isa na ako sa nagiging biktima dyan. Ngayon, gusto kong i-short term yung loan. Ayon nilang pumayag. At hanggang ngayon po, nag-iintay ako sa feedback mula sa kanila. Pero wala pa rin silang ginawang aksyon. So, abangan nyo po din ang aking karugtong, ang aking part 2 sa video na yan. May ano pa ako doon, i-explain at ipapakita sa inyo kung bakit na ganun na lang ang against ako doon sa ginawa nilang restructuring sa aking loan. From 2 years, ginawa nilang 5 years. Ngayon, ang 250 magiging 632,000 na. So, napaka ano talaga yung BDO na yan. So, grabe. Grabe sila. Umiwas kayo sa ano dyan. Kasi, kung pampuhunan nyo, gaya ko, wala pala tayong kikitain doon sa uutangin natin. Mapupunta sa kanila lahat. Kung alam ko lang, ganun pala. Kung alam ko lang, nasa huli talaga ang pagsisisi. Kaya, para malalaman ng lahat, please, huwag nyo pong gayahin ako na umutang sa kanila na hindi pinapansin una yung interest. Dahil kahit anong kahit anong kayod ko or kahit anong hirap na ginawa ko para lang makasave ng kahit konti, wala talagang masave dahil nandoon pala sa kanila napunta. Imagine niyo po, 250,000 after 2 years, 194 mapupunta sa kanila. So, ang 250,000, ang kikitain mo dyan, okay lang kung malakas yung negosyo mo. Kung mahina yung negosyo mo, so, baka ang kikitain mo dyan, logi ka pa. So, magsisisi talaga. Nagsisisi ako kung bakit umutang ako dyan sa BDO Kabayan Loans. Na ginawa kong puhunan, and then nagka-pandemic. So, sobrang hina ng negosyo, and then nag-take advantage pa sila. Binabaan nga nila yung monthly amortization pero pinahaba naman nila, so ganun din, sobrang laki pa tuloy ang kikitain nila mula sa akin. So ganun ka sakim ang mga lending institution ngayon. At kung akala nyo po na may exemption doon na ang bangko ay hindi po kasama sa mga mag-take advantage, isa din po sila. Wala din po silang ibang hangad kundi magkapera mula po sa atin. At mas lalo nila tayong idiin sa hirap. Kaya malaki ang pagsisisi ko. Kaya abangan nyo po ang aking part 2. Next, si Pops Jan Motovlog. Kakabayad ko lang today through GCash first loan ko. 2K na receive ko is 1,360 for 7 days. Tapos may offer naman na 4,500, parang di na ako mag-loan dito uli. Wag mo nang ulitin, sir. Sir Pops, wag mo nang ulitin. Magsisisi ka talaga kapag ulitin mo. Sa totoo lang,
ang laki ng nabawas doon sa hinira mo. Maliit nga lang na halaga, pero yung nabawas, malaking bagay na yun. Magagamit mo yun, pang gasolina mo. Tapos, uulitin mo, mas lalaki. Guys, yung pang ano nila, pang inganyo nila na 0% interest, first loan, guys, pain po yun. Well, pwede nyo po yung i-grab. Kasi 7 days lang po yun. Kapag hindi nyo po ibalik yung hiniram nyo after 7 days, automatic po yun mag-interest. So, pwede nyo pong hiramin. Pero imagine nyo po, 7 days, ano bang gagawin mo sa pera 7 days? Tapos ibalik mo agad, di ba? Kung manghihiram ka man lang after 7 days, nako, wag na. Napakahirap. Kaya, wag kayong kumagat dyan sa pain nila na 0% interest. Kasi sa susunod, kapag nainganyo ka, kasi madabilis lang ang proseso, and then kilala ka na, so doon ka na nila, mag-uumpisa na po silang kumikita sa'yo, at hindi mo mapapansin yun hanggang paulit-ulit na nako, yung binayad mo sa kanila, yung laki ng binayad mo po sa kanila, manghihinayang ka pagdating ng araw. Next natin si Romulo Kilicol. Hello po sir, tanong ko lang po kung isa lang po may-ari ng PisoQ at pautang online. Hindi ako sigurado kung iisa lang, pero I'm sure na iisa lang po ang collecting agency na ginagamit nila sa paniningil. So possibly po yan na iisa lang. Kaya ang mga default number, mga default text ay iisa lang gagamitin. Kasi ang nangungulikta ay isang company lang. Yung mga ULA collectors kasi, mga collecting agency, third party collecting agency, at bawat third party collecting agency may mga hawak yan na iba't ibang mga ULA. Kaya minsan yung mga default na mga text messages, hindi na nila napalitan. Kaya mag-iisip kayo na iisa lang sila. Hindi po sila iisang ULA, kundi iisa lang po ang collector. So ganyan po. So dahil na humaba na po ang ating usapan, hanggang dito na lang siguro, and then abangan nyo po ang next episode sa comment mo sagot ko. Pagsisikapan ko po na sagutin yung mga natira pang mga comment ninyo na hindi ko pa nasagot. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending, please smash the subscribe button at don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Abangan nyo po ang mga reviews namin ng iba't ibang mga ULA para may gabay kayo at hindi na kayo ma-curious pa na umutang pa, dahil again, wala po talagang maibigay na pakinabang yung pag-utang natin sa ULA kundi sakit sa ulo. So kapag nagustuhan nyo po ang video na to, please like at huwag kalimutang i-share para marami po ang mga kaalam sa mga modus na mga scammer na ULA lending ngayon. So maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.